Mula sa naghatid sa inyo ng Fact on Track at GPS Podcast, ang mga pinakabagong kaganapan sa mundo ng palakasan, inyo matutunghayan dito sa Palakasang Pinoy. What is up mga kapodcast? Welcome po sa ating podcast show na kung saan pinag-uusapan natin ang mga best of the best, most unforgettable events at most embarrassing moments sa Philippine sports. Ito ang P2P Palakasang Pinoy. Nagluluksa ngayon ang mundo ng Philippine basketball sa pagpanaw ng PBA legend na si Antero Terry Saldaña. Umanaw si Saldaña noong Miyerkules sa edad na 64 dulot ng malubhang karamdaman sa kanyang bato. Ang pagpanaw ng tinaguriang The Plastic Man ay kinumpirma mismo ni PBA Commissioner Willie Marshall matapos makipag-usap sa dating kakampi ni Saldaña sa Toyota na si Ed Cordero. So ngayon mga kapodcast, pag-uusapan natin ngayon ang buhay, karera at mga naging achievements ng nag-iisang Plastic Man ng Philippine basketball na si Terry Saldaña. But bago yun mga kapodcast, pasadaan muna natin yung ilan sa mga balita sa mundo ng sports sa nakalipas na mga araw. Sasadya ko muna na wala muna tayong gamitin na background music, syempre bilang pakikiramay na rin sa pagpanaw ng The Plastic Man na si Terry Saldaña. So kaya pagpasensya niyo na lang kung wala tayong BGM. But anyways, simulan natin sa mundo ng basketball din. Sa PBA, minultahan ang assistant coach ng Magnolia Chicken Timplados Hotshots at miyembro ng PBA's 25 Greatest Players na si Johnny Abarrientos dahil sa pagpapakita niya ng kanyang gitnang daliri sa import ng Converge Fiber Xers na si Jamal Franklin sa kanilang laban sa 2023 PBA Governor's Cup noong araw ng Linggo sa Inares Center sa lungsod ng Antipolo. Nagbayad ng aabot sa 10,000 pisong multa si Flying A na ang tawag no, sa mga gumawa ng memes, ang tawag daw sa kanya ay si Flipping A. Na ayon kay PBA Commissioner Willie Marshall ay nagsisi ang naturang PBA legend sa kanyang inasal at humingi ito ng paumanhin. Matatandang nagawa ni Abarrientos na magpakita ng gitnang daliri sa natitirang 1 minute and 5 seconds na laro ng Magnolia at Converge matapos tumira ng 3-point shots si Franklin at tumingin sa bench ng hot shots. Nanalo ang Fiber Xer sa larong iyon sa score na 111-109. Sa kabilang banda, wala namang sama ng loob si Franklin sa pinakita na iyon ni Abarrientos na aniya ay ginagawa lang naman niya ng import ni Jamal Franklin ang trabaho niya para matulungan ng kanyang team, yung Converge, na manalo. Pero pinuri din niya ang hot shots na inilarawan naman niya bilang isang magaling at well-coached na team. Nagtala si Franklin sa larong iyon ng 26 points, 13 rebounds at 7 assists, double-double stats. Sa NCAA naman, nagsimula na noong Miyerkules ang juniors basketball ng NCAA Season 98. Ginaganap ang mga laro ngayon sa gymnasium ng Emilio Aguinaldo College na siyang host school ng Season 98 sa lungsod ng Maynila. Sa unang game day, nagwagi ang Malayan High School of Science Red Robins, ito yung juniors team ng Mapua University Cardinals, sa overtime period kontra sa La Salle Green Hills Greenies, ito naman yung juniors team ng De La Salle College of St. Benil Blazers, sa score na 74-70. Naging dikit naman ang laban sa pagitan ng Colegio de San Juan de Letran Squires at San Sebastian College Recoletos Taglets. Nagtapos ang laro sa score na 91-86 pabor sa Letran Squires. Again, itong mga larong binabanggit ko ay mga naging laro noong opening game day noong Miyerkules, February 1. Bigo namang manalo ang Arellano University Braves matapos kapusin sa dulo ng laro kontra sa University of Perpetual Help System Delta Junior Altas. Panalo ang Junior Altas sa score na 71-69. Pasabog naman ang naging panalo ng Jose Rizal University Light Bombers kontra sa Emilio Aguinaldo College Immaculate Conception Academy Brigaders. Wagi ang Light Bombers sa larong iyon sa score na 70-58.
Tinambakan naman ng San Beda University Rizal Red Cubs ang Lyceum of the Philippines University Cavite Junior Pirates sa score na 94-74. Nagpapatuloy sa ngayon ang Juniors Basketball Tournament hanggang sa 20 ng Pebrero. Ang format ngayon ng Juniors Basketball kumpara sa mga nakarang seasons ng Juniors Basketball ng NCAA, parang katulad dito nung season 97 sa Men's Basketball. Single round robin tournament lang ito, pero ang kinaibahan lang, walang play-in tournament. Bagkus, diretso Final Four na. And as usual, top 2 teams fight twice to beat advantage, and then yung mga mananalo maglalaban sila sa best of 3 finals. Ang maganda ngayon sa Juniors Basketball Tournament ngayon ng NCAA is compare sa mga naunang season, napapanood na natin. Regardless, sa TV man yan, sa GTV pinapalabas yun, kaya lang one game lang, pero kahit na, napapanood pa rin naman. And even sa live stream, napapanood na rin yung mga laro ng Juniors Basketball Tournament. Parang yan ang maganda sana sa pag-cover ngayon ng GMA sa NCAA. Yung gusto nila ay mapanood ng lahat yung mga student athletes ng bawat schools, lalo na yung kung may mga kamag-anak sila sa mga hometown nila, talagang mapapanood na talaga sila. Talagang mapapanood sila, and at the same time ay susuportahan sila ng hindi lang ng kanilang mga kamag-anak sa mga hometown nila, kundi pati na rin yung mga kababayan nila dun sa hometown nila. Update sa Strong Group. Bigong makausad sa semifinals ang Strong Group. Ito yung ball club representative ng Pilipinas matapos matalo sa Lebanese ball club na Al Riyadi sa quarterfinals ng 32nd Dubai International Basketball Championship. Ang Al Riyadi, mga kapodcast, ito yung nilaro ang team ni Justin Brownlee bago siya ulit magbalik para sa Barangay Ginebra. Nagwagi ang Al Riyadi sa score na 106-97. 14 na puntos ang pinakamalaking naitalang kalamangan ng Lebanese team, ngunit nagawa pang lumamang ng Philippine team sa score na 60-58 matapos ang jumper ng dating De La Salle Green Archer na si Justin Baltazar. Iyon ang siyang unang kalamangan ng Strong Group matapos ang 9-8 lead sa unang period. Nagtala si Amir Saud ng 41 points kasama ang 4 rebounds at isang steal para sa Al Riyadi. Habang ang teammate naman niyang si Dominic Johnson ay nagtala naman ng 23 points, 7 rebounds, 4 assists at 2 steals. Sa panig naman ng Strong Group, ang dating NBA player at minsang naging PBA import na si Shabazz Muhammad, naglaro siya para sa San Miguel Beermen noong previous season ng Governor's Cup, ang nanguna para sa Philippine team with 27 points, 7 rebounds, 3 assists at isang block. Habang ang dating ASEAN Basketball League Defensive Player of the Year na si Ronaldo Balkman ay nagtala naman ng 16 points, 15 rebounds, 3 assists at 2 blocks. Ang mga dating UAAP players na sina Baltazar at BJ Andrade ay nakapag-ambag naman ng kabuuang 24 points, kung saan 13 points kay Balti at 11 points naman ang kay Andrade. Bago nito, nanalo sa unang tatlong laro ang Strong Group kontra sa national team ng UAE sa Al Nasser ng Libya. Iba yung sa Al Nasser ng Saudi, yung pinaglalaroan ni Cristiano Ronaldo, sa football naman yon. At sa Al Wada ng Syria. Ngunit natalo sila sa isa pang Lebanese team, sa Lebanese ball club na Dynamo. Hindi pa ako nagmumura. Yun talaga yung pangalan, Dynamo. Ang Strong Group ay ang pambato ng Pilipinas sa 32nd Dubai International Basketball Championship na binubuo ng mga manlalaro mula sa NCAA na sina Migs Oxon at Season 98 MVP na si Will Gozum ng De La Salle College of St. Benilde Blazers. Mga manlalaro ng UAAP na sina JD Cagulangan at Lebron Lopez ng University of the Philippines Fighting Maroons, Jerome Lastimosa ng Adamson University Soaring Falcons, Kevin Kiambao ng De La Salle University Green Archers, at ng mga dating UAAP players na sina Justin Baltazar at BJ Andrade. Si BJ Andrade ay dati itong naglaro para sa Ateneo Blue Eagles, champion team nung season 85, nung katatapos lang nung December.
ang Filipino-American na si Cedric Bearfield, mga dating NBA players sa sina Shabazz Muhammad at Nick Young, at dating PBA at ABL import na si Ronaldo Balkman. Pero technically dati ring import si Ronaldo Balkman. Dati pala siyang NBA player. So from basketball, tungo naman tayo sa mundo ng volleyball. Umiyak ako, sorry. Magsisimula na sa Sabado, February 4, ang 2023 PVL All-Filipino Conference. So, bagong conference na ito, parang katulad yung sa PBA. Ang mga opening games ay gaganapin sa Smart Araneta Coliseum kung saan maglalaban sa unang laro ang Akari Power Chargers at Chocomucho Flying Titans. Sa ikalawang laro naman ay maghaharap ang Creamline Cool Smashers at ang 2022 PVL Reinforced Conference Champions na Petrogas Angels. Tungkol naman sa national volleyball team natin, inilabas na ang magiging pool ng men's at women's national volleyball team ng Pilipinas na lalaban sa 32nd Southeast Asian Games ngayong Mayo. 19 na players ang nasa pool ng men's national volleyball team na binubuo nina Brian Bagunas, Mark Espejo, Ish Polvorosa, Joshua Umandal, Manuel Sumangid III, John Paul Bugawan, Chumason, ano ba bigas dito? Hindi, racism dito. Nyigha, okay? Yun ang apelido niya. Chumason Nyigha, Vince Lorenzo, Kim Dayandante, Vince Mangulabnan, Jade Disquitado, Kim Malabunga, at mga UAAP players na sina Ian Sumagi, Leo Ordiales at Joseph Bello ng National University Bulldogs, Jay De La Noche ng University of Santo Tomas Growling Tigers at sina Noel Campton at Michael Budin ng De La Salle University Green Spikers. By the way, speaking of Green Spikers, maglalaro din doon si yung one half ng Phillips Brothers, si Ben Phillips. Maglalaro din siya sa volleyball team ng DLSU. So pwede naman yun eh, yung maglalaro ka ng higit sa isang sport doon sa collegiate league. So nakikita natin siya. So basketball, sama ng kapatid niya si Michael Phillips. And then ngayon sa volleyball naman siya. Si OG Mamon ang magiging head coach ng men's national volleyball team. Samantala, bubuuin naman nina Aliza Valdez, Gia De Guzman, Tots Carlos, Gemma Galanza, Seth Domingo, Kayla Atienza, Kat Tolentino, Mylin Paat, Angel Cayuna, Mika Reyes, Kat Arado, Del Palomata, Jules Samonte, MJ Phillips, at mga UAAP players na sina Lia Pelaga at Riza Nograles ng University of the East Lady Warriors, ang 17-player pool ng Women's National Volleyball Team ng Pilipinas na pangungunahan ng Brazilian head coach na si Jorge Souza de Brito. Ang 32nd Southeast Asian Games ay gaganapin sa Cambodia. Yung head coach ng Women's Volleyball Team ng Pilipinas is minsan na itong naging Olympic gold medalist sa volleyball para sa kanyang bansang Brazil. I think nung 1992, sorry, pumipiyok talaga tayo. 1992 Summer Olympics sa Barcelona. Ito naman, NFL. Maghaharap ang National Football Conference champions na Philadelphia Eagles at American Football Conference champions na Kansas City Chiefs sa prestigyosong Super Bowl 57. Tinambakan ng Eagles ang San Francisco 49ers sa score na 31-7 para makamit ang NFC title. Samantalang nanaig naman sa dulo ang Kansas City Chiefs sa pamamagitan ng 3-point field goal na ang kanilang kicker na si Harrison Butker mula sa 45 yards para talunin ang Cincinnati Bengals sa score na 23-20 at makamit ang AFC title. Magaganap sa February 12 or February 13 dito sa Pilipinas
ang Super Bowl 57 sa State Farm Stadium sa Glendale, Arizona, kung saan ang American singer na si Chris Stapleton ang kakanta ng pambansang awit ng Estados Unidos, habang ang award-winning singer naman na si Rihanna ang magtatanghal sa halftime. Isa ito sa mga palaging pinag-uusapan kapag may nagaganap na Super Bowl kada taon is yung halftime show. Bigating personalities sa especially sa music industry yung ano eh, yung nagpe-perform doon eh. Nung Super Bowl 56 rather, ay nagperform sa pagkakaalala ko lang ah, sina Snoop Dogg, si Dr. Dre, si Mary J. Blige, si Eminem, and nakalimutan ko na sining isa pang nagperform noon eh. Lima sila. Sa pangbalita mula sa NFL, magre-retiro na sa kanyang professional career ang NFL superstar na si Tom Brady. Inanunsyo ng 45-year-old greatest quarterback ang kanyang pagre-retiro sa kanyang social media account habang nasa isang beach sa Miami, Florida sa Amerika. Meron siyang video. 23 taong naglaro bilang quarterback sa NFL si Brady, una para sa New England Patriots mula 2000 hanggang 2020. At huli ay para naman sa Tampa Bay Buccaneers mula naman noong 2020. 7 beses nanalo ng Super Bowl si Brady, kung saan 5 beses din siyang nahinirang na Super Bowl MVP. 3 beses din siyang itinanghal na NFL MVP. At yon ang mga balita mula sa mundo ng sports sa nakalipas na mga araw. At ngayon, balik tayo ngayon sa topic, sino nga ba si Terry Saldaña? Ipinanganak noong November 17, 1958 si Antero Saldaña, o mas kilala bilang si Terry Saldaña. Unang nakita ang kanyang galing sa hardcourt noong siya'y maglaro para sa juniors basketball team ng Colegio de San Juan de Letran. Ito yung Letran Squires. Naging bahagi din siya ng lineup ng University of Santo Tomas Glowing Goldies. Glowing Goldies pa lang ito nung araw, mga kapodcast, bago siya makilala bilang Growling Tigers. Sa kanyang college career, matapos ang kanyang naging stint sa Manila Industrial and Commercial Athletic Association o MICAA, nagsimula naman ang PBA career ni Saldaña noong 1982 bilang rookie para sa Toyota Super Corollas. Sa height na 6'3" at naglalaro bilang power forward, nakilala si Saldaña sa kanyang sipag sa hardcourt, lalo na pagdating sa depensa, pagkuha ng mga rebounds at pag-set ng screen sa kanyang mga kakampi. Dahil din sa mga pamatay niyang mga tira sa perimeter at pati na sa mga twisting hang time shots niya, ay binansagan siyang The Plastic Man. Dahil nanguna noon sa scoring at rebounding para sa Gilby's Gin Tonics na ngayon ay kilala na bilang Barangay Nebra San Miguel, taong 1983 nang magawaran siya bilang Most Improved Player ng PBA. Sa loob ng 18 taon sa kanyang PBA career, naglaro na si Saldaña sa iba't ibang mga koponan mula Toyota, Ginebra, Alaska, Swift, Shell hanggang Red Bull. Nagkamit rin siya ng 5 PBA titles. Una ay noong 1982 Reinforced Filipino Conference para sa Toyota, 1986 Reinforced Conference para sa Ginebra, 1992 Third Conference para sa Swift, then ganun din or with the same team noong 1993 Commissioner's Cup and 1997 Commissioner's Cup para sa Gordon's Gin. Ito rin yung Barangay Ginebra. So, 2 beses pala niyang naging coach si Sonny Jaworski. Huling beses naglaro si Saldaña sa PBA noong 2000 para sa koponan ng Batang Red Bull Energizers. At that time, si Saldaña ay 42 years old, isa sa mga iilang PBA players na naglaro at age 40 and above. Currently, sina Asitao Lava, actually si Asitao Lava, magano na yan eh, malapit na yun mag-50. Si Rafi Ravis, and then si Reyne Lugnatan. Yan ang mga players ngayon sa generation ngayon na naglalaro at age 40 and above.
Well, sa history ng PBA kasi, si Coach Sonny Jaworski ang pinakamatandang naging active player at age 52. Nag-retired siya sa age na yun, noong 1998. Kasi at that time, si Sonny Jaworski, mabanggit lang, ay tatakbo siya nun sa pagka-senador. Tari tayo. Minsan na rin naglaro si Saldaña sa labas ng PBA. Noong 1999 ay naglaro naman siya para sa Batangas Blades sa Metropolitan Basketball Association o MBA. Ito yung parang yung sa panahon ngayon, yung MPBL. Supposedly, si Saldaña na dapat ang magiging PBA Rookie of the Year noong 1982. Pero dahil nasangkot sa isang brawl laban kay Lee Chung-hee ng Men's National Basketball Team ng South Korea noong 1982 PBA Invitational Conference, na disqualify siya at iginawad ang Rookie of the Year Award sa kaapelido niyang si Marte Saldaña, na at that time ay naglalaro para sa San Miguel Beermen. Sinasabi rin na siya daw ang pinakabatang naging PBA rookie sa edad na 17. Pero napag-alaman na si Saldaña ay mas matanda na pala kaysa sa idineklara niyang edad. Munti ka na ding magtapos ang PBA karir ni Saldaña noong 1987 matapos niyang tangkain butatain ang layup ni Marte Saldaña, na noon ay naglalaro na para sa Hills Brothers Coffee. Ito yung magiging Alaska Aces noon. Dahil hindi magandang naging landing niya, na overextend ang kanyang tuhod. Himalang nakarecover sa injury na yon si Saldaña, although may ibang mga naging player na nagtapos ang kanilang basketball career dahil sa parehong injury. Hindi lang naman to sa Philippine basketball, even I think sa NBA din yata, tanungin natin si Enzo, kung mayroon na bang nagtapos ang career dahil sa parehong injury na natamo na yon ni Terry Saldaña. Naging bahagi si Saldaña ng coaching staff ng koponan ng Wangs Basketball sa PBA D-League noong 2018. Sa rekomendasyon na rin ng team owner na si Alex Wang, binigyan ng espesyal na pagkilala si Saldaña ng Colegio de San Juan de Letran ang kanyang high school alma mater. Pero noong 2021 mga kapodcast, kasagsagan ng pandemya, nag-viral ang litrato ni Saldaña matapos makita siya sa isang ospital, naka-wheelchair at namamaga ang mga binti. Dahil dito ay nagpaabot ng tulong ang mga kaibigan ni Saldaña, kabilang na ang ilan sa mga PBA legends. Actually, itong suit ko mga kapodcast ay gawa ito mula sa Jersey Haven. Shoutout sa inyo, Jersey Haven. Na kung saan, nung lumabas itong viral photo na ito ni Terry Saldaña, ay naglabas din ang Jersey Haven ng mga replika ng mga jerseys ni Terry Saldaña. Both yung sa Toyota at saka yung dito sa Ginebra. Parehas kaming meron ito ng aking AirPods. Yung sa kanya naman ay yung sa Toyota Super Corollas number 17, Terry Saldaña. Ito naman number 13. Baka iniisip nyo si JJ Helterbrand ito. Hindi. Si Terry Saldaña ito mga kapodcast. Okay? Na minsan ay naglaro siya para sa Ginebra. Okay? Ngayon, yung pinagbilhan namin nito, yung perang pinambili namin nito, yung proceeds, ay mapupunta mismo kay Terry Saldaña, pang tulong ito sa kanya. Subalit nung araw ng Linggo, muling isinugod sa ospital si Saldaña. At nito lang Miyerkules, tuluyan ang namaalam ang 64 anyos na PBA legend. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin sa morgue ng Quezon City General Hospital ang mga labi ng tinaguriang The Plastic Man dahil wala pang kamag-anak niya ang kumukuha sa kanyang mga labi. Ang pamilya kasi ni Saldaña ay nakatira ngayon sa Amerika. Gayunpaman, pumuhos pa rin ang pakikiramay mula sa mga personalidad sa Philippine basketball, kabilang na ang winningest coach sa PBA na si Coach Tim Cohn at ang minsan naging head coach ni Saldaña na si Coach Yeng Giao. Well, actually, nakakabigla rin yung pagpanaw ni Terry Saldaña, pero
Katulad rin ng dati kong nabanggit mula sa mga naging topics natin sa fact on track sa podcast noon, yung kina Kobe Bryant, kay Bill Russell, nawala man sila, pero yung legacy, yung contribution nila sa Philippine basketball, sa basketball na rin in general, ay kahit kailan, hindi natin ito makakalimutan. Okay? Naisip ko nga mga kapodcast eh. Since siya ang unang nanalo ng Most Improved Player Award, si Terry Saldaña, what if sa kanya ipangalan yung award? Sipin mo, Terry Saldaña PBA Most Improved Player Award. Diba? Kasi sa ngayon ang mga awards ngayon sa PBA na may mga pangalan, halimbawa yung June Bernardino Trophy. Ito yung trophy ng ng Philippine Cup na kung saan isinunod naman ito sa dating commissioner si June Bernardino. Naging commissioner siya for 8 years from 1994 to 2002. And also yung para sa Best Import Award, Bobby Park Senior Best Import Award, 'di ba? So what if lang naman isunod kay Terry Saldaña yung Most Improved Player Award. Isipin mo, ang gandang pakinggan nun, di ba? Parang marirecognize pa rin, lalo na ng mga nasa generation ngayon, yung legacy ng isang Terry Saldaña. Parang since he's a defensive player, ma-appreciate mo yung yung husay niya sa defense, yung husay niya sa, yung sipag niya sa paglalaro, very professional. Diba? So, nakakatawa. Sipin niyo na lang, tanungin ko kayo mga kapodcast, kung sa generation ngayon ay naglalaro pa rin si Terry Saldaña, paano mo siya mapipigilan? Lalo't ang ngayon, sabihin ko man na outdated na yung niya, yung skills niya. Kasi, andito na tayo sa generation na kung saan we are more on 3-point shots, we're more on ball rotations. Pero kung applicable pa rin yung skills na yun ni Terry Saldaña, paano ka kaya makakasabay nun? Paano mo mapipigilan ang isang Terry Saldaña sa hardcourt? Diba? Pero sabi ko nga kanina mga kapodcast, nakakalungkot yung pagkawala niya. Pero yung kanyang legasiya na iniwan sa Philippine basketball ay hindi natin kailanman makakalimutan. Kaya naman, rest in peace, Terry Saldaña. So more episodes coming your way, so please subscribe to our YouTube channel, Podcast ni Mans, and don't forget to click the notification bell button and also follow us on our social media accounts, Facebook, Instagram, TikTok at Podcast ni Mans. And mapapakinggan nyo po ng libre ang P2P Palakasang Pinoy sa Spotify at sa Anchor. Abangan nyo po mga kapodcast ang 100th episode ng GPS Podcast. Ito po si Mans at ito ang P2P Palakasang Pinoy. God bless everyone. God bless the Philippines. Purihin po ang Panginoon. At inyong nasabaybayan ang mga pinakabagong kaganapan sa mundo ng palakasan dito sa Palakasang Pinoy. Makinig sa podcast ni Man sa Spotify, Anchor at sa lahat na nangungunang podcast platforms sa internet. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.